Hindi mo kakayanin. Kung nakita daw ni Ashley na hindi mo kakayanin. Ano yung anong masasabi mo? Ibig sabihin, magtanong ka na. Parang marami na kayong naitanong. Marami na kayong naitanong. Ikaw pwede sinabi. Ha? Okay. Di ba, tinanong ko kanina, ano nga yung sagot mo sa anong magiging participation mo sa aming grupo? Anong sagot mo po yun, Mrs. Smiley? Hello. Anong sinagot mo po, Miss Smiley, kung anong magiging participation mo sa aming grupo o sa team? Oh, she's already out. Okay, mom, we got two. Ayan na si Miss Smiley. Ano? Sumagot. Ano yan? Yung naman tubig ate. No. Drink water. Yung naman tubig ate. Inhale, exhale. Inhale, exhale ka. Sabay ka niya. Kuya Juan. Did you put the salad in the refrigerator? Ikaw, Johnny. Di ba na Kuya Juan ka? Bakit parang humingi na yung loob. Dai! O, oh, kala niyo ba, guys, yung mga ano, nakakili yung niyak. Mayroon, dami pagsubok yan. Desibido ko ba, Miss Smiley, na pumasok dito sa ting-ting? Para nakipaglaban mo na gusto mo pumasok. Kasi si Madam Ashley, sinasabi niya na yung mga sa nababasa kong comment niya, kasi nagbabackread ako, sinasabi niya na mas makakatulong ka daw kung ikaw ay nasa viewers lang. At sinasabi niya rin na hindi mo kakayanin. Kasi sa pagkakita niya sa personalidad mo, ay ikaw ay masyadong mahina or malambot ang puso. So kapag meron lumaban o may kalaban tayo na pilira sa'yo, ay madali. Napakadali mong mag-api. So, ano yung isa na pwede mong sabihin o parang bigyan ka namin ng kahit maliit na tsansa para maipakita mo at maipove mo sa sarili mo o sa amin na ikaw ay karapat-dapat at ikaw ay dapat naming bigyan ng kahit maliit na chance na ikaw ay mapasok. Ano yung pwede mong, convince mo kami lalo na sa Madam Ashley. Mapaguhin ko po lahat. Mahirap yun, Miss Smiley. Mahirap gawin yun. Hindi mo kakayanin baguhin mo lahat. Kasi hindi lahat naaayon sa gusto mo. Hindi ko pong baguhin. Ano ba yung pinaka-isa sa pinaka-mabigat na dahilan kung bakit gusto mo sumama sa amin? Kasi si Jamera nakita niya na ito'y para lang gagawin mo para sa pansariling kagustuhan. Ako nakikita ko sa'yo na ikaw ay may dedikasyon ka, may gusto kang mapatunay, may gusto kang gawin. Pero hindi ko nakikita yung na yun yung tamang dahilan kung bakit gusto mong pumasok dito sa team na to. Ikaw na yan ate, di mo mababago kasi personal. Oh, mahirap mong gawin yun. Hindi mo sasabing babagoy mo lahat kasi hindi mo kayang gawin yun. Nakikita ko hindi mo kayang gawin yun. Hindi kita tinatapat dahil ito ay hindi, ito, totoo kundi kailangan mo pong marinig. Yung mga dapat at hindi dapat mo marinig ay kailangan mong marinig. Kasi masyado ka pang, ano, yung iyong puso ay parang, although ako kasi mahina rin ang puso ko, pero pagdating sa ganyang larangan, tumatapang ako. Pero sa'yo parang medyo, tawag ito, hindi ganun ka 100%. Nasa mga 70 to 30 ka lang. 30 yung matapang mo at 70 lang yung kahinaan mo. So, talo ka. Talo ka sa pagdating na yan. So, hindi ko sinasabi na, yun nga, nung nag-open up ka sa akin, hindi ko naman sinasabi, di ba, hindi ko sinabi sa'yo na, sige, wag. Sige, try mo. Kasi yun ang karapatan mo yun. Karapatan mo ipaprove sa amin. Kumakit dito, ipapatunayan mo sa amin. Kasi hindi naman po pwede ako na ang mag-desisyon. Kasi sinabi ko tayo ay umakit ka,
at ipapatunayan mo ang sarili mo kasi hindi lang ako magdesisyon. Although ako yung naging daan para ikaw ay mapasok dahil habang nagsasabi ako sinong gusto sumali, nahihiya kang magsabi kasi nga ikaw ay mahihiyain tao. Hindi mo pa na i-build yung sarili mo para sa pagiging mahihiyain. Pero darating naman, pwede naman maalis yung pagiging mahihiyain kasi lahat ng tayong tao ay natututo tayo na harapin yung mga kumbaga ang kalakasan natin ay makukuha natin kapag may mga taong gumagabay at meron taong magbibigay nun sa atin, di ba? So ano yung pinaka isang dahilan or pinaka mabigat na dahilan na kailangan o mabibigyan kaya namin ng kahit na isang o maliit na tsansa or pagkakataon para maipasok ka namin? I-convince mo kami. Sa ngayon po, siyempre, wala pa po akong mapapatunayan sa inyo. Pero habang tumatagal po, siyempre, babaguhin ko po yung kung ano po ang dapat kong baguhin sa sarili ko. In some way, give me an example. Naging gusto ka yung Shetibichay. Inugot ko pa yun sa ano ko, sa kaybutura ng aking puso. Nag-i-assess ko pa yun sa Google. Adiwan ko, judge you, ate. Grupo namin, ate, ito nasa puso namin sa pagsubo. Yes, marami na may mga pinagdaanan kahit sa mga pamilya, marami. At ito ko sabi namin sa'yo na kung hindi kami kaya talunin lang talaban, mga pamilya namin ang dinibir nila. Hindi ito sa, maaaring hindi physical, hindi sakit, pero emotional. Kasi lakot naman tayo dumadaan niya. Yun nga lang nasa ating paano tayo lumaban. Kasi kahit na umiyak ko nga kahit umiyak ako, lumalaban ako. Kasi after ng iyak, kasi kailangan mo rin ulabas yan eh. Iiyak mo yan pero kung lamang tuloy pa rin sa laban. You know? So paano mo? Bigyan mo ako ng ano kasi hindi ako na convincing. So bigyan mo ako ng matindihang sagot. Ay, seryoso ka lang ganyan. Seryoso ako dito eh. Kapatawa ka na naman. Dapat ko pong maging matatag at firm sa decision na gagawin ko. At kailangan kong panindigan. Eh, wala pa nga yung panindigan eh. Ano nga yung panindigan mo? Wala pa eh. Wala ka pang, alam yun yung, basta meron akong gustong malamang, eh yung ano yun, basta meron akong hinihintay na sagot sa'yo na pag yun ang nasagot mo, bibiyak kita ng, kahit ako lang bibiyak kita ng mga 20% o 30% ng chance. Kaya ka ng mga sabete, gusto lang niyang bumasok dyan, gusto niya din magdamot. Yun ang nasasabi mo yan. Meron siya kasi meron kasi siya before na panaginip na ipinaano sa akin at sinabi nga niya na meron siyang kamag-anak or pinsan na ng gamot before. So siguro yun ang kanyang naging gustong gawin. Pero yun nga sabi ko nga, may mga panaginip din siya na nagsasabi na tanda ko may sinabi ko sa kanya dati na medyo mag-ingat kasi may mga pagsubok na darating sa buhay niya. So hindi ko alam kung ito po yung nangyari na kung narampasan na. Annie Toby or Annie Toby. Na yan, kapag nalampasan mo, ibig sabihin matibay ka na. Pero kapag yung mga hirap na yan, yung mga sagabal na yan, yung mga pagsubok na yan, pag hindi mo yan kayang lampasan na, kahit sa sarili mo lang, na simpleng tanong, paano ka namin bibigyan ng chance? Simpleng tanong lang, di ba? Kasi yung magagaling yan sa puso at isip mo eh, unang-una sa puso. Ang puso kasi ang magsasabi, pagdirekta at ang isip ang magpapaunawa. Diba? Ang puso magsasabi ng damdamin mo at ang isip mo ang gagawa. So, gano'n. Yes. Ang puso nagmumula sa isip ko unawa. Okay? Antok na kami sa sorry naman. Eh, gusto kasi nga na eh.
Si Madam Smiley, ano siya eh. Gusto kong makita niya kasi yung kung ano yung dapat niyang malaman dito sa ating group. Diba? Nakita niya na rin yung mga interview, yung mga nagdaang sumali sa atin. So, alam ko na pag-aralan niyo na yung mga tanong yan. Kaya nagtanong ako nang hindi ko pa itinatanong sa mga... Kaya nagtanong pa sa siya, ikaw yung nasumagot eh. Oo nga, tinanong ko. Binibigyan ko nga na example si Madam Smiley para meron siyang ano. Magata talaga si Ate Betcha. Yes! Pag hindi niya ako nakita ang ganito ako, eh, ibig sabihin hindi si Betcha yun. Yes. Pagkahimik po ako, it means may something wrong or hindi po ako ito ako ganon. So, Ma'am Smiley, ano po, Miss Smiley? Kasi hindi ako kulangan ako may smile, sorry ha, pero naku, hindi kita pinay-personal ha, kasi ito ay para lang sa ating grupo. Kasi before namin ikaw ipasok, nga, kailangan natin gawin ito. Pero wala tayong kailangang personal, kasi hindi naman tayo talaga magkakilala. Although meron kami hinihingi sa akin ng mga opinion at mga panaginip, pagpapabasa or something. Pero wala naman akong, wala tayong relasyon, di ba? So ayun. Ate, parang hindi mo kakayanin mag-isip ka muna. O sige, bigyan natin ang pagkakataon si Mrs. May na mag-isip na ano pa. Kasi pwedeng hindi lang siya nahanda or kinakabahan lang siya kaya hindi siya makapag-isip ng mga dapat niyang sabihin. Tanungin mo, isang natanong kayo ko dito sumasagot. No, tinatanong ko na nga si Miss Smiley. Sige ma, Miss Smiley, huwag tanong kung nagsagot ka ka pala. Yun, bigyan mo po ako ng isang matinding sagot o para kami makonvince mo. Ano yung sasabihin mong bagay na yun? Ano po ulit yung tanong mo? Isang matinding sagot or dahilan para bigyan pa namin ng kahit maliit na chance na mapasok dito or kahit ako para i-convince ko sila para makapasok ka sa aming meeting. Ano yung pinaka salitang pwede mong sabihin sa amin? Kalimbawa, kung mabigyan pa ako ng chance na pumasok sa inyo, bibigay ko po yung pagkatao ko, yung buong puso ko, yung dedication ko sa team. Okay, pero magagawa mo naman yun kahit viewers ka lang. Kahit mag-comment ka to ng iba nating ano, nagko-comment na sila. Yung katulad ni Madam Kim ko noon, bago pa siya mapasama sa aming grupo, siya ay masipag na sa pag-ano ng mga pag-reflex o pagbibigay ng mga comment dyan na pagtulong sa grupo. Ayun. Hi, sir! Pero masarap pa rin po sa pakiramdam yung kung ikaw mismo yung makakatulong sa kapwa mo. Yung mismo manggagaling yung tulong. Excuse me. Simeon. Simeon, ma. Ay, ganit. Hindi ako, ha? Nasusuka kasi ako ba dun sa Pierceville, ba't hi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 h
Ang sabi ko po kanina is, ayun nga po, nakatulog po ako. Nakatulog naman, pero mas masarap po sa pakiramdam yung ako mismo, ako mismo yung, or sa akin po mismo manggagaling yung tulog na may ano po sa kapwa ko. Pero yun nga, pwede, sabi ni Madam Esti kanina, pwede ka naman tumulong sa ibang paraan kahit hindi dito sa grupo namin. Diba? Ito may tanong si Mong Ronaline, tanong ko na rin na sumunod. Kung gusto niyo po talagang manggamot, nasubukan niyo na ba na manggamot dahil naniniwala kayo sa Diyos as lang, sabi niyo. Yes, okay. Nakapaggamot ka na ba? Nakapaggamot ka na ba ever? Natry mo na ba makapanggamot? Hindi pa po. Ay, hindi pa. O, totoo, kasi marami tayong way. Marami kami tulad ng mga binigyan natin ng chance, nagkaroon tayo ng, ayun nga, ng, sa
meron kami GC na nagbibigay ng pagkakataon. Ayun daw personality mo, sabi ni Madam Ashley, ay nasa charity, hindi dito. So pagtulong sa mga ano, pero hindi sa larangan daw dito. So ano masasabi mo doon? Kahit po sinasabi niyo sa akin ngayon, pero yung puso at isipan ko po is gusto ko po talagang manggamot at ilalaban ko po yun. Kung ito kay Mary ha, kung ang isa sa kagustuhan niya ang manggamot, kaya siya papasok sa Team MY, what if hindi ipagkakaloob sa'yo o hindi ipagkakaloob sa kanya? Sa'yo. Tapin ko po ng bumpus. Ano ang Panginoon? Ano ang gagawin niya? O ano daw ang gagawin mo kung hindi ipagkalob ng Panginoon na ikaw ay manggamot? Kasi never mo pa nasubukan eh. Tatanggapin ko lang kung hindi po niya ipagkakalob yun sa akin. Okay. Paso sa Team MY, what if hindi ipagkakalob? Lahat po yun, sasabihin ko. Ano, sabihin mo? Umpisa. Muna umpisa. Yung mga natatandaan mo, yung mga natatandaan mo. Yung una po is, pagkatapos ko pong magdasal ng yung novena, nagpakita po si Mama Mary, pero una po, parang sa langit po. Parang yung angel, di ba? Opo. Yung angel ang nauna, tapos si Mama Mary. Tapos may, yung ano, tanong si Papa God. Yun po, nagpakita po sila sa akin. Tapos, ang alawa po is si God ang nagpakita sa akin, pero sa baba, parang may humahawak sa akin na dalawang lalaki. Parang ayaw nila ako tumingin sa taas. Ano pa? Hello? Meron pa. Pero ito lang po yung mga natatandaan ko. Ang natatandaan ko is parang may kasama akong babae na parang kulot yung buhok. Tapos parang pumasok po kami sa kuweba, yung ano nang unang pan, yun sa napapanood sa movie yung Jesus of Nazareth, yun sa parang kuweba, parang may akong, parang paakong ganon, tapos pero puno yung tubig, half parang hanggang dito, tapos sabi ng angel sa akin, ay hindi angel, sabi ng babae, sabi, ginaid niya ako papunta sa nasuot na babae din. Ano yung suot na babae? Mahaba po. Parang dito, may pagano. May mantra? Opo. Parang mantresa sa sinaunang panahon. Ang ganun lang? Opo. Medyo kulot ang buko. Tapos yung pangatlo, ayun, gabi yun, tapos yung one, tapos ayun, yung St. Benedict, nakapatong po doon, si St. Benedict doon sa bilog na buwan, nandun siya, tapos parang dito, sa paligid nun is sa, yung parang rainbow, tapos may tunog na matining, tapos parang may nagsasayawan sa side. Parang pag may yung tumunog yung ano tinig, tapos gumagano na po. Parang train po, na kumikislap-kislap ganun po. Tapos yung huli is, parang papupak, nakamotor po. Tapos paakyat sa bundok. Habang papaakyat po sa bundok is, yung may nakikita po ang liwanag, parang hati sa langit.
Tapos nung papala, malapit na po ako doon, parang naghati yung ano, yung langit. Tapos yung blue and white na liwanag nandoon. Tapos parang may bumababang ano, parang isda. Tapos tinapay, pero nakalagay sa ano, puting tela na space cream. Eh, hindi mo ba napapanood sa TV yan? Ako, napanood ko yan. Hindi po. Hindi, parang ganyan yun po. Kasi po, lagi yan yan. Lagi yan pinapalabas sa TV ate. Channel 5. Hindi po. Hindi naman po ako nanonood ng ano. Dito lang naman na po ako natambay. Ano na lang, nanggambot siya? Naghati ang dagat? Hindi po dagat. Sa taas po langit. Langit po yun, hindi dagat. Naniniwala naman ako na napanginip niya ni Smith. Ano pa yun natin? Yun po yung huli. Ah, yung isang panaginip na sabi mo kasama mo si Misterioso na sa isang lugar? May tatawag ng isang panaginip mo na gano'n, di ba? Ha? Opo, parang madilim yung sa kabilang side, madilim. Tapos parang hihigupin ako. Tapos biglang sumulpot si Misterioso sa likod ko. Simple na kita niya. Parang nagaano na siya. Parang sunod-sunod na. Ganyan. Nung parang naggamot ko. Tagal na ba yun? Kasi, kailan ka pag-inamot? Hindi ko tanda eh. January po. January. Yung bago. Tapos after 2 months sa panaginipan mo na yun. After nung naggamot ka na, sunod-sunod na yun. May isa pa po akong panaginip pero hindi ko na matanda eh. Kasi nakaroon na po yun hanggang ngayon. Pero mas karang mas misteryoso na kita ko. Opo. Siyempre, mas karang ka natin ko ba? Ano misteryoso? Ano po ba ngayon pa siya? Bigyan sa gantin. Okay, sa katawan mo, may namapaginipan ka ba sa katawan mo? Hinawakan yung sa left ko, tapos yung sa kaliwa, parang oblong, parang ulo. Hinawakan din ako. Yun lang po. Tapos nagising na ako. Kasi ako dati na naginip ako ng maganya, yung langit. Parang yung langit, namibiyak yung langit. Parang salamin na nagkakrak yung langit. Tapos pagkakrak nun, biglang lumabas yung mga apoy. Nagpagsakan sa harapan ko. Yung mga apoy. Mga bolang api na malalaki kasi lalaki ng building yung bato. Ang bolang apoy. Parang naisip ko yung pagbuna ng mundo, totoo-totoo yan eh. Parang bula na ako sa tapat. Tapos nung pagtingin ko sa kamay ko, nagliliwanag yung kamay ko. Mga taliray ko, nakakasilaw. Tapos yung tumating ng monster, nakalaban. Labanan ko siya. Mga ganun ba? Wala ka ba ganun? Wala pa naman. Kasi usually, ano, nakikita ko doon mga tag-ibang planeta eh. Yung buwang ba sa mundo sa Earth. Yung mga 80 yun, Jack.
May mga pinapakita pa lang sa kanya pero hindi pa talaga siya tinatawag sa panggap. Oo, parang ayaw mo kumpisa pala. Ano siya, pamamahiin nyo sa kanya na ano gano'n. Oh, parang awit. Pero wala pa siya, wala pa sa sign, wala pa sa katawan niya ate na sign, yung sign na wala sa katawan niya. Awit din pala nyo, parang naiintindihan niya yung kahalagahan ng Panginoon sa buhay niya. Pangalawa yun. Tapos mag-uumpisa at matatapos. So it means may mga bagay na away nga, away kayo para sa sarili mo. Pero sinasabing yun nga, yung katulad ng remiseries na nakita na nagliwanag ang kamay, wala pa. So ibig sabihin may mga bagay pa na pinapaalam ang Panginoon sa'yo para sa iyong sarili. Hindi pa ito sa iyo. Hindi ate, ate Betsay, sa ibang way. Sa ibang way yun, hindi sa pagkagamot ang pinapakita sa kanya. Sa sarili niya pa lang yun. Wala pa yung way na magagamot. Wala pa yung paggagamot niya. Kasi pagbibigay niya ng sign ko talaga, ikaw ay magagamot natin. Next question. May mararamdaman ka sa ano mo, sa katawan mo, sa sarili mo, ate. Kahit na ikaw ay kising, kahit di ka na nanaginip. Pagka basta niya nakikita mo yun ngayon at nagpinapakita sa'yo. Oo, nagsabi talaga sa akin, personally, nagsabi po sa akin si Miss Miley at sinabi ko na sasabihin ko sa group dahil hindi naman ako magdedesisyon. Dahil si Atene ay isa din sa kaibigan ko. So, di ba, nung time na yun, nagsama-sama tayo, kailan yun, yung nagkumain tayo nakasama siya ni Atene? That time, yung parang, ano na, parang yun nga, biglang... Di ba nagsasabi na ako ng mga kahulugan ng panaginip? Yun, doon siya nag-umpisa na nagtanong-tanong sa akin ng mga panaginip niya. So, tapos nung nagtatanong ako dito sa live, sinabi niya, Ma'am Betsay, pwede ba ako? Kasi ganyan-ganyan, hindi ako makapagsabi sa live kasi nangihiya ako kami seryoso. So, sabi ko, sige, i-try ko na i-open sa kanila. Pero tinanong ko na rin siya, parang hindi ka ba? Gusto mo pa talaga yung pumasok. So yun, kinanong ko siya. Ayun, na-advise mo pala. In-advise sa atin, binigyan pala siya ng advice at ito sa mama na ginip niya. Pwede ka ba talaga pumasok? Pwede ka ba? Pwede. Kasi ako, kasi kung ako ang tatanungin ay, bibigyan ka ta ng pagkakataon. Kasi pwedeng sa pagtagal lang, di ba, Miss Alonso, meron tayo, di ba, sabi natin, yung sa GC. Lolly Desiree. Di ba, nasa alam pa lang naman sila, hindi naman porket sinali natin sila, ay sila ay tanggap na. So, why not, hindi natin bigyan ng pagkakataon si Miss Mali patunayan kung ano yung gusto niya ngayon. Kung hindi talaga siya nararapat at hindi natin siya dapat at least binigyan natin siya ng chance. Para sa akin lang po yun ah, pero sa inyo po ay kayo pa rin mag-desisyon. Lahat ng tao ay pwedeng maging healer kung gusto nila. Ang kaya lang, kung ang tanong dito, kung pagkakaloba sila at kapangyarihan, kung gustuhan ng ating Panginoon Diyos, kung yung pagkaloob sa'yo, hindi pagkaloob sa'yo, kailangan tanggapin. At least, sinumpukan mo na maging isa kang alagad, sundalo niya. Kumbaga yung ano, kung tayo manok yung training, di ba? Hindi naman pagka-training mo, sundalo ka na agad. Dahil may mga pagsubok pa yan, may mga pag-akit-akit ng bundok. Pag hindi ka at lang ka, hindi ka papasa. May nag-try sa doktor ka lang, yun. Kailangan mo pa rin mo ano eh. Yes. Parang, di ba? Sige, totoo na yan. Dito ka talaga, okay, bibigyan kita ng pagkakataon na patunayan sa sarili mo na ikaw ay karapat. Dapat nga maging isang Team MY member at maging isang manggagamot ng Team MY. Ngayon, pag ikaw ay naipasok na nila doon, ikaw ay sasubukin. Okay, babaguhin mo, bibigyan ka ng pagkakataon, baguhin ko na nakikita nilang kahinaan sa'yo.
kailangan baguhin yun at kailangan mo makonvince ang aking mga angels sapagkat sila ang mag... Yes, dadaan ko muna sa amin bago ko magkaroon. Sila ang mag-decide para sa'yo at sila ang maglalapit sa'yo kung ito ba ay karapat-tapat o hindi. Yes. Kung anong kanilang magiging decision, yun ang decision ko para sa'yo. Okay. So kailangan mo baguhin, patunayan sa kanila at sa Diyos yung kung gaano ka karapat-dapat mapabilang sa grupo namin. Tsaka si Janice, di ba? Nag-umpisa lang siya sa comment. Everyday, nandyan. Sobrang yan. Tapos biglang ngayon, nag-tray na siya bilang manggamot o nakapaggamot. So, di ba? So, na yan eh. At Smiley, lahat ang nasa loob, sa loob lang. Pag nakalabas, alam mo na. Okay. Alam yan, may alam, magiging yan. Magiging aral yan o magiging pagsubok yan sa'yo. Kailangan mong patunayan sa amin na ikaw ay karapat-dapat or may chance na makapasok ka sa Team MY. Hindi lang dahil ginugusto mo or dahil may mga sinabing kaya mo. Okay? Kaya po ba, Madam Smiley? Ha? Ano ka pa ba sa sabihin? Ha? Nauna yata siya ng boses. Boses ako ba na? Wala ako natin. Okay po ako. Huwag kang mahihayin. Hindi pwede ang mahihayin dito sa amin. Oo. Walang mahihayin dito. Wala ka pa lang mukha ko. Wala ka pa lang mukha namin dito. Wala ka pa lang mukha. Mayroon pa, order ako ng KFC. Order agad sila. Yes. Pero patay ko seryoso. Patay tayo. Tapos yung order siya ng Wendy's. Okay, okay. Bili mo kaming isda. Oh, gagagad-gagad, bibili kami ng isda yan. Bawal kang tumanggi. Kung ano man ang inire-request o kung ano man ang sinabi sa'yo na dapat mong gawin at ay susundin mo. Okay. Sige. Okay. So, Madam Ashley, okay na po ba? Madam Ashley, anong iyong sagot? For me, may ganyan. For me, I'm giving her 2 weeks to think at magtanong-tanong. Then magsabi siya pag ready na. Okay. Okay, Madam Ashley, 2 weeks daw. Ikaw, Chamera. Madam Ashley, bibigyan pa siya ng 2 weeks para tanongin ulit sa ganitong pagkakataon. Pagkita mo naman siguro. Jemena. Ano, sagot mo Jemena. Si Ate Annie, hindi pa siya natatanong. Kaya mo si Madam Annie. Si Madam Annie, hindi pa siya natatanong. Si Ate Annie, hindi pa siya. Ako rin gusto ko obserbahan pa muna si Ate Smiley kasi wala pa ako nakikita sa kanya na talagang siya, yung strong siya. Medyo malambot-lambot pa si Ate. Okay. Hindi naman yan sa... Okay. Sige, Chen, ikaw. Chen. Kamu si Mick mo, di ba? Parang malapit Chen. Parang mahiya, hindi si Mick, pero nag-build niya. Naging matapang siya. Parang bata lang yan, tuturuan natin siyang matutong gumapang. Parang sa makatayo at makalapit. Yan dati, si Raquel. Oo, yun. Si Raquel. O, di ba? Kasi, naman eh, yung pagkasali ng mga katulad nito, yung mga bagong member, di ba doon lahat naman, lahat, wala pa sila kakayanan. Kailangan natin mas, ibig sabihin, kung gusto mo, may pasok siya doon sa, para masubok mo siya. Kasi Jen pala, sorry. Kaya nga pa nasok na sa step 5 para doon na natin. Sabihin, totoo. Tatanig ko kayo si Justin. Justin. O, mag-message ka na eh. Justin, para sa'yo. Yes daw si Chen. Ay, yes. Sagot ka lang. Justin, i-message mo ako. I-message mo si Chen Chen o si Becha o si Chamera. Kung andyan ka na eh, nananawagan kami sa'yo, paki-reply po ng aming panawagan sa'yo.
or sa GC? Bibigyan pa ba siya ng 2 weeks para makapag-isip bago siya ipasok sa step 1? O ipapasok na siya sa step 1 para doon siya subukin? Ako, ipasok na siya doon siya susubukin. Kasi yung 2 weeks na mag-iisip din siya, tatanungin pa rin natin siya eh. So, mag-uwis lang tayo ng oras. Diba? Pasok na. Pag hindi talaga within 3 days, 4 days, alas. Kung talaga, diba? Doon na siya susubukin agad. Step one. Parang sa amin, step one. Step one. Justin. Wala siya. Hindi nag-message si Maray. Ayan, sa mga si Mary. Buti nga sa iyo, hindi na nangyayin. Diba, buti nga sa kanya, 2 weeks lang, agad nga, 49 days. 49 days yun, ano yan, nagkagangin niya. Iba na naman siya nito sa'yo, ito talaga. Iba naman yun sa'yo, huwag mo isali yun sa'yo. Buti nga sa kanya, 2 weeks lagi. Kasi gagawin din ni Mrs. Smiley yan pag ay nasa devotion na, gagawin niya rin yan, ginagawa mo. Diba? Natalin, di ba naman sila tanaga, mayroon lang sila mga gagawin doon. Sa akin din kasi ate, na, yung sa akin na nag-iilip din ako ng pagkasama kami ni Sir Imoy na nang gagawin. Wala siya. Busy siguro yun sa nila. Oo, baka busy yun. Ibigyan siya ng chance. May pasok na agad doon. Kagaya ng The Jameson Chef. Para doon siya susubukin kung ito siya karapat-dapat. Sa akin, ito na lang po yung Kuya Emoy. Okay na pala si Ashley. Okay, sige. Okay, good luck po sa inyo, Madam Ashley. Tingin mo ba pag nasaktan ka, hindi ka ano, halimbawa yung diba sinasabi against, kanina narinig ko against yung anak mo sa gagawin mo. Paano kung magkalayo kayo o yung loob mo lumayo ang anak mo dahil sa decision mo na manindigan? Paano? Kaya alis abaw mo. Alam ko na po yung step by step na gagawin ko. Okay, sige. So good luck sa'yo at Sana hindi lalaki ang ulo mo, ate. Tsaka hindi dahil bibigyan ka namin ng pagkakataon ay naisip mong ikaw ay meron ka ng titulo ng para ikaw ay masama. Wala pa ha. Bibigyan ka pa namin doon ng chance, bibigyan ka pa namin doon ng obserbasyon at bibigyan ka pa rin namin doon ng mga gawain na kapag nalampasan mo, babalik ulit tayo sa pagkakataon na to at kakausapin ka namin muli. Okay? Okay. Lima na sila. Tingin ko naman, hindi naman magmamartis yan si Ate Rin. Tsaka same lang naman ang gagawin nun. Hindi naman magmamartis yan. Tsaka yung mga matututunan mo sa amin sa loob ng bahay. Sabahan lang naman yun. Sa loob ng bahay. Kung sa live tayo, kung ano man ang mangyari doon, hindi dinidiscuss sa live. Maliban na lang kung si Miss Serioso ang maaring mag-open. Okay, Miss Smiley? Okay. Okay. Sige, so good luck. God bless. And welcome sa ating new member. Thank you. Ano malampasan mo yung gano'n doon? Okay, magiging mo na. Sa loob ng bahay, Miss Smiley. O magka-closing prayer.
Yeah. Ano sa tayo kayo naman dati? Hindi namin narinig, bumubulong-bulong ka lang. Toto. Ako kahit. Kailan mo water, Mike? Okay. Okay. Ikaw mag-bulte. Sige, palit tayo. Oh, tayo. Okay, ready na po yung tubig. Ready po. Kailan mo water, ha? Pagin sila yung water, guys. Ay, nulo. Okay, ready na po. Ang kapang mga pangyari ang sulihan, ang hari ng ito. Ipagtag ko na, kapulimiling ama, basbasa niyo po ama, ang lahat-lahat po ng tubig na aming maiinom. At sa lahat din po ng tubig na aming mga mahal sa buhay, ang kakilala, kaibigan, sa lahat po ng gusto magpahil ng water, ama, nang wala po dito, basbasa niyo din po ama. Maging kasangkapan po ng aming kagalingan, pang-espiritual, pang-natural ng sakit. Balutan niyo po ng kristal, ama, sanggal lang po sa lahat ng kapagpapit. Gawin niyo pong huli ko kaya ang aming tubig. Magkakalo po ang mga po kay Nais. Smiley, pagdadasal na ba? Oo. Oh. Oh, Pala siya. Sa ngala ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat po, Panginoon, at natapos na naman po ang araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng blessings, sa lahat ng guidance niyo po sa amin. Salamat din po sa lahat ng buhay namin, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami lahat sa aming mga kasalanan, Panginoon. Panginoon, salamat po. Lord God, release all the pain, the hatred, anxiety, the selfishness, the pride, the negative thinking na nasa puso at isipan po namin. Palitan niyo po ng love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, and goodness, O Lord. And Lord God, lead us to the right way, Lord God. Panginoon, salamat po sa Team MY, Panginoon. Gabayan niyo po sila at katnabayan, Panginoon. At sana po mas marami pa pong tao makakita po sa lagi nila, Lord God, at mas marami po silang matulungan, Panginoon. Lord God, I surrender my life to you, Lord God. I surrender everything to you, Lord God. You will be done, Lord God. All this we ask in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit. Amen. 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 Parang pareho lang kami tatlong magdasalan. Siguro mas maganda nito, Madam Ashley, isama nyo na natin itong magdasal, itong mga bagong ito. Kasi nakikita ko na hindi sila magdasal. Siguro, Chen, Madam Ashley, kailangan maituro ito yung kauna-unahan, magtumawag, kausapin ng ating mahal na Panginoon Diyos. Kasi nakikita ko na hindi lang masabi, Paano sila mabibigyan ng biyaya na kapangyarihan kung ang kanilang pagdadasal ay kanya ng kukunti?
Okay, ang Diyos ay buhay, naghihintay lang niya na sabihin sa kanya yung pangailangan natin. Although alam niya yung mga pangailangan natin, eh hinihintay niya lang na tayo ay lumapit sa kanya at magsabi upang kanya itong ibigay sa atin. So paano natin matatanggap ang mga biyaya, kapangyarihan natin, kailangan kung ang ating panalangin ay kagaya lamang ng ganyan. Sige. Okay, so pati ano po ito, sana ano, yung iba, ano na, yung lima na yon ay matutupin ng ano, kung paano magdasal. Ng, kahit natin ni Bilma, si Bilma dati hindi marunong yung kabado lagi ngayon, magaling na siya magdasal. No problem, Ate Ashley. Unang chapter sa tin. Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye. Ang inapa ko na antok ay. Bye, Jumera. Good night. Bye sa lahat ng viewers. Good evening and good morning.